guys, andito po tayo ngayon sa aking garden. So, ang gagawin ko po today ay itong part ng grass na ito po. Dati to guys ay grass po talaga siya. So, ngayon ginawa ko po siyang inilagay ko po gravel, mga stones na maliliit. Ganyan po siya dati guys. Oh, yung grass na ganyan-ganyan po siya dati. So, ngayon guys, itong part na ito, gagawin ko rin, lalagyan ko rin po siya ng mga gravels para hindi tumubo ang grass. So, ito po yung mga bato, yung mga gravels na gagamitin ko dyan, guys. Itong sack na ito ay 25 kilograms. So, bumili po kami ng 6 na sacks para sa side na to lang. Ewan ko kung kasya siya o kung sumobra, ilalagay ko siya dito. Kasi may mga part na black pa siya. So let's move po sa ating first step. Ganito po. So meron akong dito ang scissor. So ang gagawin ko po ay susukatin ko yung ito guys. Kung gaano siya kalapad. Medyo sobrahan po natin siya guys. So yan. At yun na yan. Ganyan siya kalapad. Mas okay yung sobra kaysa kulang guys. Kasi pwede mo naman siyang i-fold. Buntingin lang siya. Ito yung tinatawag nila na anti-wortel duck. So, wortel is weeds. So, duck is something. Yeah. It's a cloth or sack. So, ito guys. Ganyan siya na kayo ah. Kasi karabi. Hindi po ako. Ito po yung ginagawa ko. Ganyan siya. So, sumobra siya. Okay lang kung sumobra. Pwede mo siyang i-fold. Mas better na sumobra po siya. Nakikita nyo ba? Ganun yung ginagawa ko, guys. Yan. Nalagyan ko siya ng... Ito yung para hindi siya gumalaw-galaw. Ito yung ginagamit ko na i-vast siya. Vast, ewan ko sa Tagalog. Ano ba yan? Nahira pala. Ito yung ginagamit ko. Para hindi siya, para mag-steady siya dito. Steady pala yung tawag doon. Ah, bato lahat. Ah, hirap naman. Sakit kasi ng likod ko. Na-order na sa kapatrabaho. Ngayon lang ang day off ko. I'm now working again. Ako yung taong walang pahinga. Ngayon po guys, sana po. Masensya na kayo sa matabang ano ko, paa ko. Simple lang ako pag nasa bahay guys. Hindi ako yung sa garden lalo na mga butas-butas lang gamit ko dito. Kasi may privacy naman ako. Wala akong makakakita sa akin. Kahit magpanti lang ako dito. Ayan guys. Ganun po yung ginagawa natin. Ayan po guys. So ayan. Tapos, ang next na gagawin after that, ay lalagyan siya ng stones. Ito yung mga stones. Ito. Buhat lang ako ng 25 kilos na stones. Guys. So
hindi ko na siya nilagay ng pang steady kasi hindi steady naman yan kasi mabigat naman yung spoon. Dito na lang kayo lagyan ko. Ayan guys, i-spread lang natin siya until parehas yung level niya. Tapos matabunan lahat ng black po na part. We don't have to be perfect kasi hindi po siya ano, madali. Ayan guys, oh. Ayan. Tapos ang next na step guys, lalagyan na naman natin siya ng black na ganito. Ayan. Hindi nga madali kasi yung asawa ko mas gumawa nito. Dun sa. Oh, ayan po. Tapos na po siya. Mas malinis na po siyang tingnan. So 4 sacks po na 25 kilos in total is 100 kilos yung nagamit ko dito, guys. So may kasi 6 sacks yung binili namin. Meron pa kami sobra na 2 sacks. So, yung 2 sacks gagamitin ulit namin dito sa part na to. Kasi may mga part pa siya na black. Ayan guys, so, gamitin pa namin dito ito. Ganito po siya kaputi if ano, dry na siya. Medyo brown kapag hindi pa siya dry. So, yun po yung way na natutunan ko kung paano maglagay ng gravel. Mas madali na lang po kapag ganito kasi no need na mag-cut ng grass, guys. Ayan po. Bye-bye. Hope na nag-enjoy po kayo sa aking video at may natutunan kayo, guys. Bye-bye.